Magpatuloy po natin yung ating series. This is our 20th week sa atin pong series na FIT. Sabihin nga po natin FIT. Ano po ibig sabihin ng FIT? Faultless, ideal, triumphant. Ibig sabihin mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo sa mundong ito, you are always faultless. Kung ikaw ay Kristiyano na, you are faultless in your born-again spirit. Kung ikaw ay Kristiyano na, you are ideal. Katanggap-tanggap ka sa Diyos. Kahit na nire-reject ka ng mundong ito, kahit na ikaw ay parang out of place, you are always accepted in the Beloved. Hallelujah. And you are triumphant. Ano man ang pinagdadaanan mo sa kabila ng iyong mga kakulangan, kakapusan, kasalanan, you are triumphant sa lahat ng pagsubok na susuungin mo. And so, patuloy po nating i-renew ang ating mind sa bagong lesson po natin ngayon. And that is 1 John chapter 1, verse 9, cleared. Alam niyo, ito pong talatang ito, 1 John chapter 1, verse 9, medyo malabo po ito sa marami. Nami-misinterpret po ito sa marami. Kaya po, sa umagang ito, sa biyaya po ng Diyos, susubukin po nating linawin. Payag ka dun, mga kapatid? Payag ka? Sige. Linawin po natin. Kaya yung title natin ngayon, 1 John chapter 1, verse 9, sabihin natin, cleared. Kapag naunawa na po natin na tayo ay kumpleto at lubos ng pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, mapapatanong po tayong, ano ngayon ang silbi ng pagkukonfess ng kasalanan? Pag pinatawad ka na pala sa lahat ng iyong mga kasalanan, ano ang silbi ng pagkukonfess? Yun po yung ginagamit ng iba, yung word na confess. So since ginagamit po nila yung word na confess, pag-aralan po natin, ano ba ibig sabihin talaga ng confess? You see, the word confess, mga kapatid, no, itinuro po kasi yan, yung salitang confess ay mula po sa original na salitang Griego na homologeo. Yun po yung ating phonetic spelling, homologeo. May accent po sa ge. From homos, yung homologeo po, galing naman sa dalawang salita. Homos, na ang ibig sabihin po ay one and the same or together with. Homos. Tsaka lego. Meaning, to say. So, pag pinagsama mo yung homos, tsaka yung lego, mabubuo po yung homologeo. Ang ibig sabihin po niyan, it literally means to say the same thing as another. And so, to agree in one's statements with, to acknowledge, to admit the truth of an accusation. So, in short, mga kapatid, confession is simply agreeing with God. Kaya pag sinabi ni God, minamahal kita, pag kinonfess mo, Lord, minamahal mo ako. Tama ba yan? Yes, bakit? Nag-a-agree ka, sinasabi mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Amen mga kapatid? Kapag sinabi ni God, pinatawad na kita, at sinabi mong, Lord, salamat po, pinatawad mo na ako, anong ginagawa mo? Nag-a-agree ka kay God. You are saying the same thing. Homologeo. Ano po? So, ang tanong, marapat lang po ba na mag-agree po tayo kay God sa lahat ng bagay? May tanong po ako sa inyo mga kapatid, kung magkaiba kayo ng opinion ng Diyos, sino tama? Kung magkaiba kayo ng pananaw ni God, kung magkaiba kayo ng palagay ni God, sino tama? O, huwag ka nang pumalag. Amen mga kapatid? Because God is always right. Man is a liar, God is always right. Kung magkaiba kayo ng opinion ng Diyos, pumayag ka sa opinion niya. Kung magkaiba kayo ng palagay ng Diyos, siya ang tama. Amen mga kapatid? Kaya nga pag may binigkas ang Diyos tungkol sa iyo, mag-agree ka. Confess it. Homologeo. Okay? So, since marapat lang na mag-agree tayo kay God sa lahat ng bagay, o di i-confess po natin, mag-agree po tayo sa Diyos na namatay na po si Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Agree ka ron? O di sabihin mo, Lord, salamat po, namatay ka na sa aking mga, para sa lahat ng aking mga kasalanan. Amen mga kapatid? Kung tama pala na mag-agree kay God, o ba di i-confess po natin, meaning mag-agree tayo sa Diyos na sa pamagitan po ng perfect sacrifice ni Kristo ay pinatawad na tayo once and for all. Amen mga kapatid? Imperfect po ba yung sacrifice ni Kristo? Ibig sabihin, kulang ba yun? Hindi mga kapatid, perfect po yun. Kaya nga, hindi na po bababa si Kristo ulit ngayon at mamamatay na naman siya. Kasi kung bababa po si Kristo ulit ngayon at mamamatay na naman siya paulit-ulit, hindi po pala perfect yung ginawa niya in the first place. But since Jesus will never come down again and die again on the cross for your sins,
Perfect na po ba yung ginawa niya? Sabi mo sa katabi mo, edi mag-agree ka. Amen mga kapatid? Simple lang. Tinag-agree ako na si Kristo pala ay namatay, minsan lang. Pwede rin nating i-confess mga kapatid, mag-agree tayo sa Diyos na kahit na nakakagawa pa tayo ng kasalanan, ay matuwid pa rin tayo. Amen mga kapatid? Yung iba ayaw na umamen. Bakit? Sapagkat, kaya po kayo minsan hindi maka-amen, kung ikaw ay Kristiyano na, ay sapagkat nakatingin ka sa katawan mo. Nakatingin ka sa iyong behavior. Tandaan natin mga kapatid, nang magpatawad si Kristo doon sa krus, wala ka pa. At dahil wala ka pa, hindi ka pa nagbe-behave. Tama mga kapatid? Kung nauna si Kristo na nagpatawad, at kung ang Diyos ay hindi na nagpaalam sa iyo sa kaparaanan niya kung paano siya magpapatawad, anong pakialam mo? Hindi sinabi ni God, Anthony, pwede ba akong magpaalam sa iyo na ang pagpapatawad ko one time lang? Kasi, kinukonsider ko yung opinion mo, Anthony, baka kasi ayaw mo ng one time na pagpapatawad lang. Baka kasi gusto mo ng paulit-ulit na pagpapatawad. Nahihingi ka pa nang hihingi ng tawad sa akin. Kaya, kinukonsulta kita ngayon, Anthony. Ganun po ba ginawa ni God? Hindi po. Sabi mo sa katabi mo, wala ka pa. Wala ka pa, namatay na si Kristo sa krus. Amen? Nagdesisyon na po siyang mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus. At nang magdesisyon po si Kristo mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus, pinatawad po ang lahat ng kasalanang nagawa, nagagawa, magagawa pa. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa husay mo kapatid, kundi dahil sa husay at effectivity, pagiging epektibo ng dugo ni Jesus Kristo. Palakpakan nga natin yung Panginoon. Hallelujah. Kaya babaguhin po natin ngayon yung isip natin. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, mag-confess man tayo ng kasalanan, hindi na po ulit mapapako si Kristo sa krus. Let's settle that in our minds. Mag-confess ka man na mag-confess ng kasalanan. Mag-confess man tayo ng kasalanan, hindi na madadagdagan yung kompletong kapatawaran na mayroon na tayo. Kahit ilang beses pa nating i-confess ang ating mga pinaglalabanang kasalanan, mga kapatid, mananatili tayo sa ganoong antas din at level ng pagiging pinatawad. Ano po ang antas at level ng pagiging pinatawad ng isang Kristiyano? Anong percent? 100%. It does not matter kung nakagawa ka ng kasalanan. It does not matter kung kinapos ka na naman. It does not matter kung ikaw ay nagdapa na naman, kapatid. You are always staying on that level of forgiveness from God. You are always 100% forgiven before God. Hallelujah. Kaya wawasakin po natin ngayon, mga kapatid, yung mga paniniwala na ikaw bilang isang Kristiyano ay hindi pa 100% na forgiven. Paano po natin wawasakin? Babalik tayo doon sa tanong. Pag magkaiba kayo ng opinion ng Diyos, sino tama? Ang Diyos. Therefore, titignan po natin yung opinion niya. Ngayon, asan ang opinion ng Diyos? Nasa Biblia. Nasa salita ng Diyos. Kaya pag may binasa po tayong salita ng Diyos at tila taliwas yata sa iyong pananaw, mag-adjust ka. Amen mga kapatid? Parang ganito lang po yun mga kapatid sa bahay kapag tinatamad ka pang bumangon dahil napuyat ka kagabi, pero pag sinabi, halimbawa ng magulang mo, ay, ligpit mo na yung higaan mo. Magkaiba ba kayo ng opinion? Ni tatay tsaka ni nanay? Pero pag tingin mo kay nanay, may hawak na walis tambo. Sa tingin mo, mag-iiba ng konti yung opinion mo? Mag-iiba ng konti yung opinion mo. So kahit na ayaw pang bumangon, ano gagawin mo? Babangon ka. Nag-agree ka sa kanya? All of a sudden, nag-agree ka sa kanya dahil may hawak siyang walis tambo. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat pwede tayong mag-agree kay God kahit hindi niya tayo pinapalo. Amen, mga kapatid? Kundi pinararamdam niya sa atin na mahal niya tayo, kaya tayo nag-agree sa kanya. Kaya sarap mag-agree kay God. Dahil alam mong mahal na mahal kanya. Irregardless, mga kapatid, of your behavior, irregardless, mga kapatid, of your katatayuan, irregardless, mga kapatid, ng ating pong kakulangan at kakapusan at kasalanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa kami mo, love na love ka ni God. Ang konti lang ng mga nakaramdam na love sila ni God. Love ka ni God. Amen. Love po tayo ni God. Eh paano po, pastor, yung confession natin ng mga kasalanan sa isa't isa? Mahalaga po ba yun? Di ba't sinasabi ng Bible na mahalaga ito, mga kapatid? James chapter 5 verse 16, sabi po doon, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be what? Healed.
Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. You see, mga kapatid, malusog po para sa atin na aminin yung mga kamalian po natin at ibahagi sa mga pinagkakatiwalaan. Ulitin ko po ha, pinagkakatiwalaan, yung imamarites ka. No? Tapos yung kasama ni Marites si Tolitz. Tol, ano latest? No? Yung hindi ka imamarites. Doon sa mga pinagkakatiwala mong kaibigan, yung mga pinaglalabanan mong kasalanan, okay po yun. Pero ito po ba ay para makatanggap tayo ng dagdag kapatawaran sa Diyos? Kaya ka ba nagko-confess sa kaibigan mo ng yung mga kasalanan kasi para makatanggap ka ng dagdag kapatawaran sa Diyos? Hindi po mga kapatid. Ito ba ay para mas maging malinis ka sa Diyos? Hindi mga kapatid, binatawad na tayo eh. Sabi po ni James, hindi po si Pastor James, yung Apostle James, i-share daw po natin yung mga struggles natin sa iba, para ano? Tingnan niyo po yun. Therefore, confess your sins to each other and pray. Bakit tayo nagpapa... Bakit sinasabi ni God na i-confess natin yung sins natin sa isa't isa? Para tayo ay maipag... Pray. Ang hirap pong magpanalanginan nang wala naman po tayong alam sa isa't isa. Tama mga kapatid? Kaya kapag sinabi, uy, kapatid, pag-pray mo naman ako. Anong tanong natin? Ano ang ipagpipray ko sa'yo? Gusto mong malaman kung ano yung ipagpipray mo sa kanya. Kasi nagsabi siyang ipagpray siya. Kaya ito po yung sinasabi ni James. Sige, mag-confess kayo ng sin sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na confession lang na, kasi nagkasala ako sa'yo, Sister Steph. Maring Steph. Naging maring na kami, Sister Steph, kapon. Hindi ibig sabihin na nagkasala ako kay Sister Steph, kaya yun yung i-confess ko. Tama po yun. Pero kung pinagkakatiwalaan ko po itong kapatid kong ito, kung meron man ako naging kasalanan, kahit hindi laban sa kanya, at sabihin ko sa kanya, kapatid, meron ako nagawang kasalanan, pwede ko bang i-share sa iyo para maipag-pray mo ko? Yun din po yun. Confess your sins to each other. Hindi po sinabi ng Bible, confess your sins against each other. Of course, if I have sinned against you, edi magandang mag-confess po ako sa inyo. But kung kahit hindi naman ako nagkasala sa inyo mga kapatid, pero pinagkakatiwalaan ko kayo. What a privilege na pagkatiwalaan ka. Amen mga kapatid? Confess. So that, sabi doon, baka maipag-pray po tayo, maipanalangin po tayo. Kaya muli, marami pong dahilan kung bakit dapat po nating aminin yung mga pagkukulang natin. Maraming dahilan kung bakit po nating dapat aminin yung pagkakamali natin, pagkakasala sa mga pwede nating pagkatiwala ang tao, pero hindi po rito isa, no? Isang dahilan yung para mapatawad ka pa ng Diyos. You can confess to others, pero hindi dahil hinihingi mong mapatawad ka pa ng Diyos. Kasi bakit? Pinatawad ka na kasi ni God. Nagpatawad na po ang Diyos. Sumigaw na po si Jesus sa cross, John 19:30, nang it is finished. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. If it is finished, it is finished. Kung tapos na, tapos na. Kung naganap na, naganap na. Last week, nasuri po natin yung Lord's Prayer at kung paanong ang kinakausap po ni Jesus doon ay mga Hudyo sa panahon po niya bago po ito maganap ang cross, bago po maging available yung total forgiveness. Pero alam nyo, meron po isang talata na isinulat po si Apostle John. Sa panahon po natin ngayon, pinapakahulugan po ng mali. Nagagamit po tuloy sa pagtuturo ng kaisipang hindi ka pa napatawad malibang i-confess mo ang bawat kasalanan mo. Mas lalo po itong nababaluktot dahil ang pakahulugan po ng marami sa confess ay paghingi ng tawad. Kaya pag sinabing hihingi ako ng tawad sa Diyos, anong talata mo? 1 John 1:9. Pero yun po ba sinaibig sabihin ng confess? Hindi po. Hindi po sinabi doon, if we ask for forgiveness. Hindi po. Ang sabi doon, if we confess our sins. Ang ibig sabihin po ng confess is what? To say the same thing. Agree with God. So, mali po yung gamit mo ng talata. Sabi mo sa katabi mo, be faithful with the verse. Maging faithful po tayo sa verse. Maging faithful po tayo, maging tapat po tayo doon sa kung ano talaga ang sinasabi ng talata. Kaya po nagkakaroon ng chismis. Tama? Kaya kumakalat po ang chismis. Kaya kapag meron po ang chismis, aalamin mo kung sino yung original na nagsabi. Tama mga kapatid? Kasi kung hindi mo alam yung original na nagsabi, gagawa ka ngayon ng isang hakbang na taliwas na dun sa original na nasabi.
Eh, ang pakahulugan po ng maraming Kristiyano sa word na confess ay humingi ng tawad. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, meaning if we agree with God with our sins, if we say the same thing with God regarding our sins, yun po ibig sabihin nun. He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we confess our sins, paano kung hindi po natin na-confess? O sa maling pananaw ng iba, paano kung hindi natin naihingi ng tawad ang bawat kasalanan? Mapatawad po ba kaya tayo ng Diyos? Paano, no? Kung may nalimutan tayong i-confess, malamang na malamang. Sabi mo sa katabi mo, malamang yun. Tama mga kapatid? Naalala mo ba ang lahat ng kasalanan mo? Hindi po. Hindi mo naaalala. Ilang kasalanan na ang nagawa mo kapatid mula nung nabuhay ka? Ilan na? May mga, may libo na ba o may milyon na? Thousands? Ten thousands? Hundred thousands? Tama? Hindi mo alam kung ilan na. Paano mo may i-confess? O kaya ganito, kung masabi mo man na ilan na, siguro po pastor, mga 1 million na. Tanong, gaano naman karami doon ang na-confess mo? 1 million din kaya? O mas mababa ng konti yung number? Mas mababa. Bakit mas mababa? Nalimutan mo. E paano ngayon yun? Kung ang confession pala ang paraan ng Diyos para maligtas ka, di hindi ka naligtas. Nakuha natin mga kapatid. Kaya pinag-aaralan po natin ito. Sinasabi ba ni John na bantayan nating mabuti ang mga nagagawa nating kasalanan para maihingi po natin ang tawad ang bawat isa sa Diyos? Dapat ba nating gawin ito para maging malinis tayo sa harap ng Diyos? Hindi rin. Babanggain kasi ng kaisipang ito ng 1 John chapter 1 verse 9 yung itinuturo po sa bagong tipan ng biyaya na once and for all forgiveness. Ang turo po kasi mga kapatid sa bagong tipan ng biyaya kung saan naroon tayo ngayon ay minsan lang nakapatawaran ng pangwalang hanggan. Praise God. Amen mga kapatid. Eh ngayon, kaya ito pong verse na ito nag-iisa lang. Napakahalaga pong maunawaan natin ang talatang ito sa kanyang konteksto. Pag sinabi pa natin konteksto, yung kabuuan na pinag-uusapan. Para maging tiwala po tayo at mapalagay yung ating loob na kumpleto na po ang ating kapatawaran. Liwanagin po natin ang 1 John chapter 1. Una, ang talatang ito ay mayroon pong conditional if. Napansin niyo ayun, no? If. Ano sa Tagalog na if? Kung. Okay? Kung magigising ka ng maaga, makakadalo ka sa church ng 9 a.m. Saan nakakondisyon, mga kapatid, yung pagdalo mo sa church ng 9 a.m.? Kung magigising ka ng maaga. That is a conditional if. Mapapatawad ang lahat ng iyong kasalanan at malilinis ka sa lahat ng iyong kalikuan kung iko-confess mo. Kung magko-confess ka, may kaakibat po tuloy ito na pagdududa. Kasi yung nakabasa nga ba ay magko-confess ba o hindi? Kasi kung magko-confess, di mapapatawad. Pero kung hindi magko-confess, di hindi mapapatawad. Sa madaling salita, kailangan muna nating tuparin yung kondisyon ng confession bago po mapatawad. Nakuha po natin mga kapatid, if we confess, you will be forgiven. You will be cleansed from all unrighteousness. If you do not confess, you will not be forgiven. You will not be cleansed of all unrighteousness. Eh ano naman po ang sabi ng Bible tungkol sa atin ng mga born again? Tayo po ba ay pinatawad na patingi-tingi? O pinatawad na tayong kompleto? Pinatawad na po tayong kompleto eh. Marami na po tayong talatang tinignan yan. Hebrews chapter 10 verse 14, sulat po ninyo. At yan po ay dahil sa dugo ni Kristo. At yan po ay hindi dahil naitala po natin at nai-confess ang bawat kasalanan. So ang tanong na lang, paano po natin iintindihin ang 1 John chapter 1 verse 9? Ipinapalagay po kasi natin na ang bawat talata ng Biblia, mga kapatid, para sa mga Kristiyano. Nung bago po akong born again, bago po ako nagbabasa ng Biblia, excited na excited po ako. Yes, meron na akong bagong mata. Gustong-gusto ko magbasa ng Biblia. So ang tingin ko po sa Bible, lahat ng talata doon mula Genesis hanggang Revelation akin. Akala ko lahat ng verses in the Bible applicable
sa akin. Kaya kahit saan ako magbasa, sabi ko, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid, na si Apostol Juan ay mayroon po siyang puso ng pag-iibanghilismo. Hindi po niya kausap lagi lang yung mga Kristiyano. Pansinin po natin na sa unang chapter, ninais po niya, mga kapatid, na yung mga kausap niya ay magkaroon din ng fellowship sa Diyos gaya niya na ini-enjoy niya. Tingnan po natin yung konteksto. 1 John chapter 1 verse 3. We proclaim to you. May kausap po si John. Yung verse po natin nasa verse 9. 1 John 1:9. Umatras lamang po tayo sa verse 3 para makita po natin yung whole picture. May kausap po si John dito, sabi niya, we proclaim to you what we have seen and heard so that you, yung kausap ni John, also may have fellowship with us. Tanong, yung kausap po ba ni John ka-fellowship na nila? Sagot po, mga kapatid, nag-aaral tayo. Hindi pa. Kaya sinasabi ni John, sinasabi namin sa inyo, pinapangaral, dinideklara namin sa inyo, yung lahat ng aming nakita at narinig upang kayo naman ay magkaroon ng fellowship with us. Saan po ba galing, mga kapatid, no? Yung fellowship na yun? Our fellowship is with God the Father and with His Son, Jesus Christ. So si John the Apostle, kasama po yung lahat ng mga apostles, kasama po yung lahat ng Christians, ka-fellowship na po nila si God the Father and the Lord Jesus Christ. But apparently, may kausap po si John na hindi pa po nila ka-fellowship. Eh ano po ba ibig sabihin ng fellowship? The word fellowship, mga kapatid, is from the Greek word koinonia. Na ang ibig sabihin po ay a partnership. A sharing in. A communion. Kung ikaw ay may fellowship na with God, siya ang kapartner mo. Amen, mga kapatid? Sabi nga ako tayo, God is my partner. Biro po nagsabi, God is my co-pilot. Tama ba yun? If God is your co-pilot, magpalit kayo ng pwesto. Because God is not your co-pilot, God is your pilot. Amen, mga kapatid? So, may fellowship na tayo kay God, may partnership na tayo sa Kanya, may sharing in tayo sa buhay niya. Kaya nga po yung larawan ni Jesus Christ na the vine and the branches. Iisa na po, si Kristo po ang vine, tayo po ang branches, isa lang po ang nutrisyon na dumadaloy mula po sa vine papunta sa branch. Amen, mga kapatid? Bakit? Because there is now a partnership. There is now a fellowship. There is now a sharing in the nutrition, the nutrients from the vine. There is now a communion. Yun ang meron daw si John with God the Father and the Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Pero yung kausap niya, apparently, wala pang fellowship with them. So kung si John ay Kristiyano na, sino yung kausap niya? No, walang fellowship kay God. Unbeliever. Si Queen, may katabi mo, naiintindihan natin. So may kausap pala si John na hindi Kristiyano. Amen, mga kapatid? Yung panahon pa po na sumusulat pa tayo. Di ba minsan, alimbawa nakalagay, Dear Lorna. Sumulat si Brother Raymond, Dear Lorna. Tapos kausap na ni Brother Raymond, Sister Lorna. Tapos biglang sasabihin ni Brother Raymond, RJ. Jeray. Di ba? Nakalagay po dun, kausap niya si Sister Lorna, pero may kinakausap pa rin siyang iba. Normal po ba yun, mga kapatid? Normal. Pwede po yun, mga kapatid. Kahit na po, nauso na, hindi na, natapos na tayo sa sulat, napunta na po tayo saan? Sa kaset. Ha, kausap mo yung asawa mo, alam mo, nasa abroad ka, tapos biglang pagkatapos noon, sasabihin mo sa mga anak mo, Mutoy, magbabait kayo, ha? May kausap ka iba? Pero naka-address sa isang tao lang? Pwede po ba yun, mga kapatid? Di pumayag din tayo kay John. Na may kausap tayo. Kasi may mga Kristiyano po, ang kikitid po ng utang, sabihin nila, hindi, Kristiyano lang ang kausap dyan. Kasi gusto nilang ipilit na yung 1 John 1:9 sa kanila. Pero napakalino po ng konteksto, mga kapatid, na may ka-fellowship po, si John, ka-fellowship niya po yung God the Father and the whole and God the Son, si Jesus Christ. Tapos yung kausap niya, hindi pa niya ka-fellowship. Ilan po sa mga kausap ni Juan ay hindi pa kayang masabi na may fellowship sila kay God. Kasi hindi nga sila Kristiyano.
Nang isulat po ni Apostol Juan ang liham na ito in between 95 to 110 AD, no, after the death of Christ, may nagsisimula pong uri ng tinatawag ng Gnosticism. G-N-O-S-T-I-C-I-S-M. Gnosticism na kumakalat sa church. Pastor, ang lalim naman yan, Gnosticism. Makakain ba yan? Gnosticism. Pwede ba yung ibili dyan sa Alpha Mart pag nagbukas na? Gnosticism. Kumakalat po sa church. Ano po ang kinakalat itong mga Gnosticong ito, mga kapatid? Una, sabihin po natin, ipinapahayag po ng mga Gnostics na si Jesus ay hindi physical. Dahil sabi nila, ang Diyos daw ay hindi magpapakababa para magkatawang tao. Eh, hindi sila makapaniwala, si Jesus ay God who became man. Hindi nila mapaniwalaan yung John chapter 1 verse 14. Hindi nila mapaniwalaan yung Philippians chapter 2 verses 5 to 11. That Jesus Christ incarnated, na nagkatawang tao po si Kristo. Ayaw po nila yun. Sa pagkasabi nila, hindi magkakatawang tao ang Diyos. Ano po? Yun ang sabi po nila. Kaya, bansinin po natin yung ikalawa. Tinuturo rin po nila na hindi raw totoo ang kasalanan. Baliwala po ang kasalanan. Okay? Natingnan po natin yung mga yung paano po sila sinagot ni Juan. Sa unang kasinungalingan, sabi sa 1 John chapter 1, 1 to 3, that which was from the beginning. Sino po yung from the beginning? Si Jesus. Sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So nung nililikha po ng Diyos ang sanlibutan, Genesis chapter 1 verse 1, nandun na si Jesus. Nandun na po si Jesus. At itong Word na ito was God. Sabi ng chapter 1 verse 1 ng John. And then itong Word na ito, sabi sa verse 14, He became what? Flesh. Nagkatawang tao. Kapatid, tanungin kita, marami ka bang kayang gawin? Sagot po mga kapatid, huwag po tayo magpakahumble. Marami ka bang kayang gawin? Oo naman. Tama? Kaya mo bang magsuklay? Magtoothbrush? Kaya mo bang maligo? Kaya mo bang magkumpuni ng sasakyan? O yung iba, sumasagot, kaya mo bang magkumpuni ng computer, laptop, and cellphone? Kaya-kaya ni Brother Herbert yan? Marami po tayong kayang gawin. Kaya mo bang magtanim? Kinasal natin kahapon si Brother Carlito, gustong-gusto niya magtanim. Kaya mo ba na mangumusta? Kaya mo ba na mag-ayos? Marami po tayong kayang gawin, mga kapatid eh. Kung tayo po maraming kayang gawin, mas lalo na bang mas maraming kayang gawin ng Diyos? Wala pong imposible kay God eh. Kaya niya pong lahat gawin. There is nothing impossible with God. Sabi po ng Luke chapter 1 verse 37. Nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. Therefore, kung walang imposible sa Diyos, kaya ba niyang Diyos magkatawang tao? Yes. Ginawa nga niya eh. Kaya nga sabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Yun ang dinidescribe po rito ni John. That which was from the beginning, which we have heard. Narinig po ba nila nagsalita si Jesus? Narinig po ba nangaral si Jesus? Which we have heard. Which we have seen with our eyes. Nakita po ba nila si Jesus? Yes, 3 years po nila kasama si Jesus Christ. Nakita nila si Kristo. Nahawakan po ba nila si Kristo? And our hands have touched. Narinig, nakita, nahawakan. This we proclaim concerning the Word of Life. Who is the Word of Life? Si Jesus. Kung narinig mo, nakita mo, nahawakan mo, physical? Kasi kung hindi yan physical, mga kapatid, hindi mo yan maririnig. Hindi mo yan, mga kapatid, makikita, at lalo na, hindi mo yan mahahawakan. But since, sabi ni John, hindi, narinig namin. Nakita namin. Nahawakan namin ang Kristong ito, ang Jesus na ito. Physical ang Jesus na ito. Kaya kayo mga Gnostiko na nagpapakalat ng maling katuruan inside the church, mali kayo. Kaya sumulat po si John, mga kapatid, para pabulaanan yung kanilang kamalian. Sabi sa verse 2, the life appeared, wita mo, and we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life. Sinong eternal life? Jesus. Kaya ang pangalan ng church natin, Jesus is our abundant life. Sabi nga natin, Jesus is my abundant life.
Sabi po doon, which was with the Father and has appeared to us. Nag-appear daw si Kristo. Physical? Physical. We proclaim to you what we have. Yan na naman, inulit niya ulit. Seen and heard. Physical po si Kristo. Ipinagdidiinan po ni Juan na si Jesus ay totoong umapir na physically. Narinig po nila, nakita at nahawakan si Jesus. Sa ganitong paraan ay nilabanan po ni Juan ang unang kasinungalingan ng mga Gnostiko. Ano yung kasinungalingan nila? Na si Jesus daw ay hindi physical. At sa pagpapatuloy po ng chapter 1, nandun lang tayo sa chapter 1, sa konteksto, sinagot naman niya yung ikalawang maling paniniwala na hindi daw totoo ang kasalanan at baliwala ito. Totoo bang baliwala ang kasalanan, mga kapatid? Hindi. Makakapagpatutuo ka, kapatid, kung paano binaboy tayo ng kasalanan. Amen, mga kapatid? Tayong lahat makakapagpatutuo kung paano winasak ng kasalanan ang ating mga pagkatao. Tayong lahat ay makapagpapatutuo kung paano pinabantot at pinabaho ng kasalanan ang ating pong buhay. Amen, mga kapatid? Wala pong tao magsasabi nito, hindi, hindi ako tinablan ng kasalanan, ha? Walang tao magsasabi nito, oh, hindi, 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 hindi. Walang epekto sa akin ang kasalanan. Hindi po, mga kapatid. May epekto po sa atin ang kasalanan. Kaya sabi po ni John sa 1 John chapter 1, 8-10, if we claim to be without sin, ayan na, winawasak po niya yung maling turo, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kapag sinabi mo na hindi, wala kang kasalanan, sino niloloko mo? Hindi po ang lelong mong panot. Kasi sa akin, lokoy mo, lelong mong panot. Hindi, lelong mong panot ang niloloko mo. Ang niloloko mo, ikaw. Yung sarili mo. We deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just. Ayun yung talata natin. And forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Inulit niya ulit sa verse 10. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Ano po yung tatlong bunga, mga kapatid, kapag pagka ikaw ay hindi umaamin na nagkasala ka? Niloloko mo sarili mo. Sinasabi mo sinungaling si God. Tapos sinasabi mo no, na yung kanyang salita ay wala sa iyo. So ang konteksto mo ito, mga kapatid, nagpapakita ng tunay na kahulugan ng 1 John 1:9. Ang kinakausap po dito ni Apostle Juan ay mga Gnostikong nagtatatwa ng kasalanan nila. Ayaw umamin na makasalanan po sila. Umaasa siya, si John, na mabuksan yung kanilang mga isip. Umaasa si John na makilala po nila yung katotohanan at nang sila po ay maligtas. Hinihimok niya ang mga taong ito. Ibig sabihin, yung puso po ni John nagdurugo. At sinasabi niya, wag! Huwag kayo magpatuloy dyan sa daan na yan na hindi nyo kinikilala si Jesus. Huwag kayo magpatuloy dyan sa daan na yan na hindi nyo kinikilala na nagkasala kayo. Sapagkat niloloko nyo lamang ang inyong sarili. Amen, mga kapatid? Kaya pagka minsan pinakita na sa iyo ng mirror kung ano yung itsura mo, sabi ng mirror, oh, laki na ng ano mo, ah, maitim na yung circles mo sa ano. Ah. Tapos sabihin mo pa rin, hindi naman, cute pa rin ako. Tapos umalis ka. Ang ginagawa mo, kapatid? You denied something. You denied something that needs to be changed. Amen, mga kapatid? At kaya ka naman nagkaroon ng circle sa eyes mo kasi napuyat ka na naman. O kaya kung anong pinag-iisip mo, kaya hindi ka nakatulog, kinakailangan mo lang na mag-relax kay Jesus. Amen, mga kapatid? So sabi mo sa katabi mo, umamin na tayo. Yun lang naman po yung mahalaga. Di umamin po tayo. Eh salamat sa Panginoon, kung Kristiyano ka na, di ka umamin ka na. Tama ba, mga kapatid? Kung ikaw ay anak na ng Diyos, ibig sabihin, umamin ka na nagkasala ka. At nang umamin ka na nagkasala ka at nakiisa ka na kay Kristo, at ikaw ay nakipag-agree na kay God, pinatawad ka ba niya? Yes. Niligtas ka ba niya? Isinulat ba niya yung pangalan mo sa aklat ng buhay at kailanman hindi nabuburahin? Pwede palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! The problem is, mga kapatid, yung kausap po ni John, Apostle John, noong mga panahon niya, ayaw umamin. At napakahirap, mga kapatid, ng isang taong kausap mo, ayaw umamin. Tama, mga kapatid?
nagigitarang ganon, tapos ang ganda ng pagkitara niya ganon, tapos ng pagkanta niya, yeah! Nakita niya na yun mga kapatid. Nagigitara siya, ang ganda ng pagkakagitara niya, tapos pagkita, yeah! Sabi niya, Gary, ginalaw mo ba yung gitara? Ayaw umamin! Na ano? Sintunado ka? Yung tono mo nasa pagitan ng itim na key tsaka white na key. Nasa butas. Hindi sharp, hindi flat, nasa butas. Eh minsan ayaw po umamin. May sinasabihan ka pero sabihin niya, hindi, hindi ko yan. Ayaw ko yan, hindi ko yan. Nung kinumpronta ni God si Adan, sinong tinuro ni Adan? Si Emma. Di po ba? Adan, anong ginawa mo? Eh yung babae pong binigay niyo. Nang tanongin po si Eva, hindi na po makasagot. Ay, hindi, sinabi niya, eh, yung ahas po. Sabi ni Eva. Yung ahas, hindi na po makasagot, wala na siya maituro. Eh, minsan dito sa mundo natin, mga kapatid, dahil mo pwedeng ituro. Tama, mga kapatid? Kaya naghahaba po ang mga thread sa mga social networking sites, mga kapatid, ay dahil ang dami mong gusto ituro. Yung Israel po, tsaka Hamas ngayon, dami lagi nagtuturuan. Ang dami ang gustong magturo at mag-blame. Sabi mo sa katay mo, itigil yan. Nakakaroon po ng change, mga kapatid, kapag sinabi natin, Lord, mali po ako. Nag-agree po ako sa iyo, Panginoon, na mali ako. Tapos nag-agree ako sa iyo, Panginoon, na tama ka. Nag-agree po ako, Panginoon, na magkaiba tayo ng opinion. At sa opinion na ito, ako ang mali, ikaw po ang tama. Hallelujah. Yun lang naman po para magkaroon po talaga ng pagbabago. So malinaw po na ang 1 John 1:9, mga kapatid, nalilinawan po ba tayo, ay talatang para sa mga hindi ligtas. Ito po ay salvation verse. Isang beses mo lang ito gagamitin. Kapag ikaw ay hindi pa ligtas, and if you confess your sin, if you agree with God, if you say the same thing with God, that you are a sinner and that you need Jesus, anong gagawin ni God? He will forgive you of all your sins and cleanse you from all your unrighteousness. So hindi po ito paulit-ulit na ginagawa at sinasabi. No, napansin po ba natin sa talata yung salitang all? Balikan nga po natin 1 John 1:9. Susunod po dyan na slide. 1 John 1:9, sabi po doon, if we confess, sige po, susunod pa po. Yan. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Ito po yung gusto kong papansin sa inyo. And purify us from how many unrighteousness? All. Yung po bang all, mga kapatid, kompleto na? Yes. Oo, binaiwan ba? Meron bang nakalimutan? Wala, mga kapatid. Kompleto na. All unrighteousness. If you confess your sins, ikaw, halimbawa, hindi ka pakaligtas. If you confess your sins, God is faithful. God is just. He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Na-purify ka na sa all unrighteousness? Therefore, are you unrighteous? No. What are you now? You are righteous. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:21. Hallelujah. That we are now the righteousness of God in Christ. Eh, anong ginawa po natin mga kapatid ng mga Kristiyano na nasa mixture churches noon? Ginamit po natin itong 1 John 1:9. Okay, bago po tayo manambahan mga kapatid, tawagin po natin lahat ng worship team. Worship team, dito po tayo. Kasi baka hindi kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan pag tumugtog na tayo. Lord, if we confess our sins, He is faithful. You are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, patawarin mo po kami sa mga nagawa namin kasalanan this week. And even kanina, Panginoon, inubos ko po yung almusal. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking katakawan, sa aking pong gluttony. In the name of Jesus, kumilos ka, banal na spirito, babaan mo po kami ng iyong banal na presensya upang pag sa pagpupuri po namin, Panginoon, makakilos ka, mabago po ang buhay ng mga tao. Saan po nagsimula, mga kapatid? 1 John 1:9. Pagka magpipray ka araw-araw, Lord, before I approach you, Lord God, I ask for your forgiveness.
Hihingi po ako ng tawad sa iyo, Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi mo naman masabi kung ano yung mga kasalanan mo. Kasi hindi mo naaalala. Ang paghingi ng tawad, mga kapatid, dapat yung naaalala mo, yung sinasabi mo talaga. And ask for your forgiveness, mga po, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw pong magpapatawad sa akin. Kasi as if yung kapatawaran ay something in the future. Something that is dependent dahil humingi ka ng tawad. Sino magaling? Ikaw. Sabi sa kita, ang galing mo. Ikaw na. Ikaw na. Hindi po tayo sin-conscious with Jesus. We are sin-conscious. Eh samantalang sabi doon, we are forgiven of all unrighteousness. Ito po yung nagaganap sa lahat po na nagko-confess o nag-a-agree kay God na makasalanan po sila. They will be forgiven and cleansed from all unrighteousness. Kaya po ang talatang ito, mga kapatid, hindi po tungkol sa kapatawarang pakunti-kunti. Tanyo kung paano sinira po ng ano yung buhay Kristiyano natin? Ng religion mixture. Sinabi, o sige ha, pag magkakasala ka, ito ang 1 John 1:9. Sabon yan. Para pag nadumihan ka ng kaunti, kasi malinis ka na, pero pag nadumihan ka ng kaunti, yan, 1 John 1:9. Kuskus mo yung 1 John 1:9. If you confess our sin, your sins, you will feed, He is faithful and just to forgive you. Kaso mali pa yung application. Ang confession, mga kapatid, kung ipapamuhay mo yun, doon sa mixture, ang confession, eh ganito, Lord, inaamin ko po, kinikilala ko po na nagkamali po ako. Yun ang confession. Amen, mga kapatid? Eh, mali pa yung application natin. Ang application natin, Lord, pahingi po ng tawad. Pag humihi ka ng isang bagay, ibig sabihin ba no, mga kapatid, wala pa sa'yo? Nay, pahingi po ng piso. Pambili po ng... At may nabibili pa bang piso? Pambili ng lobo. Pag humingi ka, ibig sabihin, wala pa sa'yo. Tama, mga kapatid? Kasi kung nasa iyo na, ba't hinihingi mo pa? Naglulukuhan tayo, mga kapatid. Eh, yun ang ginagawa natin noon. Kahit nung tayo ay nato pa sa simbahan na papaliit na ngayon. Tama, mga kapatid? Load ka ng load, hingi ka ng hingi ng tawad. Pag piyes na lang, kaya po, ang daming nahingi ng tawad. Hingi ng tawad. Tapos si God nandoon, nagdurugo ang puso. Sinasabi ni Jesus, nagpatawad na ako, tatanggapin niyo na lang. Kikilalanin niyo na lang. Doon sa krus, walang humingi ng tawad sa akin, pero sumigaw ako, Ama! Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpatawad si Kristo nang wala kang kinalaman. Hallelujah! Nag-desisyon siyang magpatawad. You see, forgiveness is not your business. Forgiveness is the business of God. Hallelujah! It is God's business. Ang gagawin na lang natin, mga kapatid, beneficiaryo tayo, makikinabang ako doon sa ginawa na ng Diyos kasi tapos na. Kaya pansinin po natin yung mga kapatid, all. Ang talatang ito, hindi tungkol sa kapatawarang pakonti-konti at paisa-isa o patingi-tingi. Sabi ko nga po nung last time tumayo ako rito, nagaya ng pagbabayad mo sa pag-ibig o sa SSS o sa PhilHealth. Pakonti-konti. Tungkol po ito, mga kapatid, saan? Sa pagsampalataya kay Kristo. Tungkol ito sa pamamagitan ng kanyang perfect sacrifice ay tumanggap ang sasampalataya ng kumpletong kapatawaran magpakailanman. Hebrews 10:14. You are now perfect if you are a child of God. You are completely forgiven. Praise God! Kaya malinaw po yung kontekstong ito. Isipin po natin ito, mga kapatid. Kung mahalaga pala, kung mayroon palang formula o reseta para sa pang-araw-araw o pang-mayat-mayang paglilinis, bakit hindi ito isinulat ni Pablo para sa mga taga-Roma? Basahin niyo yung aklat ng Roma, wala pong binanggit si Paul doon. Kung mahalaga pala, di dapat alam din ng mga taga-Roma. Ano pa? Bakit ito hindi napasa ng mga taga-Galacia sa liham nila? Kung mahalaga pala humingi ng tawad, dapat mababasa natin yun. O mga kapatid sa taga-Galacia, humingi kayo ng tawad ha? Para malinis kayo. Bakit hindi ito napalitaan ng mga taga-Efeso? Basahin po natin yung aklat ng Ephesians. Wala.
Wala po dun yung phrase na ask for forgiveness, asking for forgiveness, humingi ka ng tawad, paghingi ng tawad, wala. Bakit hindi ito natutunan ng mga taga-Filipos? Bakit hindi ito natutunan ng mga taga-Colosas? Wala! 1 John 1:9 cleared. Bakit hindi po ito nalaman ng mga taga-Corinto? At kung mayroon po mga kapatid talagang nangangailangan ng reseta sa pang-araw-araw na paglilinis, yung mga taga-Corinto. Bakit? Sapagkat yung mga taga-Corinto po, mga kapatid, grabe po magkasala. Ang dami nilang kasalanan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-aaway, pagkakampi-kampi. Biro yun yung church, ganoon. Ayoko mag-pastor doon. Mamamatay ako. Nag-aaway-aaway sila lahat. No? Pero nung batiin po sila ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, ano sabi ni Paul sa kanila? The saints. Biruin mo, grabe yung mga kasalanan nila, pero tinawag sila ni Pablo na saints. Ano ibig sabihin ng saint, mga kapatid, sa Tagalog? Pinabanal. Tingnan mo yung saint na katabi mo. Sige, tingnan mo yan. Kung ikaw, kapatid, ay anak na ng Diyos, saint ka. Santo ka. Kaya si Papa, Santo Papa. Hallelujah. Kaya pag-uwi po natin dapat yung pananaw natin kasi sa mundong ito, mga kapatid, yung saint dinideklara. May isang reliyon na nagdideklara, sabi nila, okay, kami nakakaalam ha kung sino mga dapat lang na maging santo. Eto, gawin natin itong santo kasi ang bait nito eh. Gawin natin itong santo kasi binitin ito ng patiwarik doon sa ano, sa balon. Yun lang, naging santo ka? O, sabihin nila, santo na yan. Tapos pagka naging saint na, ano nang mangyayari? Dadasalan na. Magkakaroon na yan ng istampita. Magkakaroon na po yan ng mga prayer. Prayer for Saint Peregrine. Prayer to Saint James. Saint Anthony. Anthony de Padua. Diba? Pati po tuloy yung mga nagsasabo, mayroon santo. Sino nga bang ano nang sabi? Si San Pedro. Biruin mo, magwe-welcome sa'yo si San Pedro. Daw. Kasi nga, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya kung ano na lang yung ipinasa sa atin, sabi ng mga matatag, wala namang mawawala sa'yo kapag pinaniwalaan nyo. Ano namang walang mawawala sa amin, Lola? Nawawala po yung tunay na pananampalataya kapag katinanggap mo lang yung sinabi. Tama, mga kapatid? Kaya nga nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kaya may verse. Because the verse is the voice of God. Para hindi po tayo nag-o-opinion lang. E tinawag ni Pablo yung mga taga-Corinto. Ang dami nilang kasalanan. Sabi niya, saints. Sa Bible pala, mga kapatid, yung saint hindi patay, yung saint buhay. Kasi bakit sila susulatan ni Pablo kung patay na pala yung saint? Eng-eng si Pablo. Happy birthday in heaven, Lola. Sinusulatan yung patay na. Hindi pa, mga kapatid, ang sinusulatan po niya, buhay pa. Ito pa maganda. Yung saint, mga kapatid, ayon sa Bible, hindi pinagdadasalan. Yung saint ang sumasamba sa Diyos. If you are a saint, worship God. Hallelujah! Ganda ng mukha ng saint na katabi mo, oh. Nagliliwanag. Amen, mga kapatid? Ba't ka nagliliwanag? Dahil kay Kristo. Nakatira na siya kasi sa iyo. Amen, mga kapatid? Labas sa iyong behavior. Labas sa nangyayari sa buhay mo. Labas sa mga suliranin ng iyong at mga sitwasyon sa buhay mo. Nakatira sa iyo si Kristo. Kumikilo siya, gumagawa. Hallelujah! Eh, ba't di alam mo ng mga taga-Corinto ang dami nilang kasalanan? Wala. Bakit? Kasi nga, ang turo po ng Biblia, hindi po paghingi ng tawad. Na parang hindi ka pa napatawad. Ang turo po ng Biblia, mga kapatid, pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sana malinaw po yun sa atin, mga kapatid. Ang 1 John 1:9 ay nag-iisang talata lang na ganito. Wala na pong katulad nito. Mahidahidahe. Meron po kasing dahilan. Inintensyon po ng Banal na Espiritu na ipang-apila
ito sa mga nagsasabi na wala silang kasalanan. Para magising po sila sa katotohanan at nang sila po ay lumapit kay Kristo, makatanggap po silang kapatawaran at paglilinis sa kanilang how many righteousness? How much? All unrighteousness. Gaya po ng ini-enjoy na natin ngayon na mga Kristiyano, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga mananampalataya ni Kristo. Tanungin ko po kayo mga kapatid, pag gumigising ba tayo tuwing umaga, nagpipray tayo ng Lord, tubusin mo po ulit ako. Lord, iligtas mo po ulit ako, Panginoon, mula po sa impyerno. Nagpipray po ba tayong ganun mga kapatid? Tubusin niyo po ulit, mamaya-maya pagkatapos, Lord, tubusin mo na naman ako. Hindi. Hindi ko lang alam po, may nagpipray talaga dito nun ha. Pero meron po ba? Wala. Wala. Bakit? Natubos ka na eh. Amen? Kung sumampalataya ka na kay Kristo, ilang beses ka lang tinubos? Isa. O, tingnan nga natin itong talatang ito mga kapatid. Ephesians 1:7. In Him, in Christ, we have what? Ano raw meron tayo mga kapatid? Katubusan. Redemption. At tayo po ay nakatanggap na redemption through what? His blood. Tama mga kapatid? The forgiveness of sins. Ano raw po meron pa tayo? Ulitin ko ulit ha. In Him, we have redemption through His blood. Number two. In Him, we have the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ano ang dalawang meron ka ayon sa talatang ito? Redemption and forgiveness of sins. Kung hindi ka nagpe-pray, natubusin ka ni Lord araw-araw o mayat-maya, bakit ka nagpe-pray? Ikaw na nanonood ngayon na patawarin ka ni Lord mayat-maya. Samantalang, kung meron ng isa, meron yung dalawa. If you have redemption, you also have forgiveness of sins. One, ano yan eh? 2-for-1 deal. Amen mga kapatid? Parang kape. 3-in-1. O yung iba ngayon, 17-in-1. Nandun na lahat. Wala lang kape. Nandun na lang, inumin mo yan, ganda ng kape yan. Bakit? Abay, ang dami halo niya, 17-in-1. Ba't parang hindi nalasang kape? Eh, walang kape. Hindi kasama yung kape doon sa 17. O 35 pa nga yun. 35-in-1. Ito po mga kapatid, 2-in-1. Redemption and forgiveness. If you have redemption, do you have forgiveness? Amen. If you don't ask for redemption every day or mayat-maya, why do you ask for forgiveness mayat-maya? There is something wrong. Amen mga kapatid? Kaya kung hindi ko hinihingi yung redemption, hindi ko hinihingi yung forgiveness. Bakit? Nasa akin na eh. Pinatawad na ako eh. Amen mga kapatid? Magbabago na lang ako ng isip at aking tatanggapin. No? Tingnan po isa pang verse. Colossians 1:13 and 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Tingnan niyo po mga kapatid yung verse o yung verb na rescued. Ano po ang tense? Past tense. Na-rescue ka na o i-rescue ka pa lang? Oh, na-rescue ka na. Tapos sabi pa ron, and brought us. Ano po ang tense ng brought? Ano po? Past. Tama mga kapatid? Gulo-gulo kasi ng English eh. Bakit po yung past tense ng bring ay brought, pero ang past tense ng sing ay ano, sang. Dapat sought. Brought, past tense na ba mga kapatid? Nadala ka na ba sa kaharian? Sagot mo mga kapatid? Tapos na eh. Nadala ka na? O kung nadala ka na, nasaan ka na? Nasa kaharian. Kung ikaw nasa kaharian, ikaw ba ay mag-i-exist doon nang hindi ka pinatawad? O pinatawad ka? Kaya ka nandoon. Alam niyo ba mga kapatid na one unforgiven sin will bring you to hell. One unforgiven sin. Kaya nga po alam ni Jesus Christ yun eh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, patatawarin ko ang lahat ng kasalanan mo. Kasi gusto ko itang dalhin sa langit. Amen mga kapatid? So hallelujah, nandun na po tayo sa kingdom ni Jesus.
Eh, tingnan niyo po ito. In whom? Sino yung whom? Si Christ. Yung Son that God loves. In Jesus, we have what? Redemption. Ano pa? Oh. Kung nasa iyo yung redemption, nasa iyo rin yung forgiveness. Amen, mga kapatid? Kung hindi mo hinihingi yung redemption araw-araw, huwag mo rin hingin yung forgiveness. Tanggapin mo yung dalawa, palakpakan mo na lang si Lord. Sabi mo, Lord, salamat po. Tinubos mo na ako. Salamat po, Lord God. Inatawad mo na ako. Amen, mga kapatid? Now, ito po bang teaching na ito, mga kapatid, ay magbubulit sa'yo? Magtutulak sa'yo para magkasala? Nasabihin mo, yehey, napatawad na pala ang lahat kong kasalanan. Nagawa, ginagawa, at gagawin pa. Parang magkasala. Ganun po ba mga kapatid ang epekto sa atin? Hindi. Ang epekto sa atin mga kapatid ay ano? Kasi meron pang pangalawang ginawa si Lord, hindi ka lang pinatawad eh. Binago na niya ang iyong puso. Yung kanyang kamatayan sa krus, half of the gospel, yun ang nagpatawad ng lahat mong kasalanan. Yung kanyang muling pagkabuhay, the second half of the gospel, yun naman ang nagbigay sa iyo ng bagong puso. Isang bagong pusong love na love siya, masunurin sa kanya, at ayaw nang magkasala. Amen, mga kapatid? Kaya ang galing ni Lord. Palakpakan mo natin si Lord. Praise God. Naganap na po ang krus. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tayo may redemption, meron din po tayong forgiveness. May permanente na rin tayong peace with God, na reconcile na tayo sa Kanya. Sabi ng Colossians 1:21-23, once you were alienated from God, ang layo nyo sa Diyos, once you were enemies in your minds because of your evil behavior, verse 22, but now, nakita nyo yun mga kapatid, once, but now, dati, pero ngayon, ano ngayon? He has reconciled you. Yung reconciled po ba? Past tense ulit? Past tense. Eh, tapos na. You. Now, he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you what? Holy. Ano ka raw? Faultless ka ba? Ideal ka? Triumphant ka? Holy in his sight without blemish and free from accusation. Yan po yung faultless, yan po yung ideal, yan po yung triumphant na 20 weeks na po natin pinag-uusapan na sana po ay nagiging pagpapala po sa atin. Amen mga kapatid? Ang bait talaga ni Lord. Holy, spotless, and blameless. Because of Jesus' finished work, masaya nga po natin ito sabay-sabay, kulang-kulang po ng apostrophe yung pagkatas po ng Jesus. Because of Jesus' finished work, we are already clean, close, and certain. Amen? Puro si po yan para madali po natin matandaan. I am already clean. Malinis na ako. Kasi sabi ng 1 John 1:7, the blood of Jesus cleanses us from all sin. It is in the past present tense. Cleanses us. Patuloy na nag-clean. Cleanse. We are close and then we are certain. Tiyak na po tayo, mga kapatid. Relihiyon lang po ang nang kukondem at nang uukil-kil sa atin. Relihiyon lang po ang nagsasabi na, oh, hindi ka pa malinis, kulang ba? Relihiyon lang po ang nagsasabi na, oh, hindi ka pa close, sana'y mapalapit ka pa sa Diyos. Gawin mo pa to para mas mapalapit ka. Sindihan mo pa itong mga kandilang to. Sindihan mo na lahat. Lahat ng kulay para man. Lumuhod ka pa para ano, matanggap mo yung pagiging malapit sa Diyos. Akyatin mo pa ang bundok na ito para maging certain ka, maging tiyak ka na talaga. Religion lang po ang nagsabi sa atin ng mga kapatid. But if you read the Bible, you will be liberated. You will experience liberation and freedom, emancipation from bondage. Bakit mga kapatid? Sapagkat ito pala, sabi ng Romans 8:1-2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tanong, who are in Christ Jesus? Nasa kamay. If you are in Christ Jesus, what do you have? What don't you have? Condemnation. Wala kang condemnation. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Last verses, John 3:17-18. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Naparito po si Kristo, sinubo siya ng Ama, hindi para husgahan tayo, kundi upang tayo ay iligtas.
Amen. Kaya totoo po yung sinabi ni Jesus Christ sa John 19:30, paniwalaan po natin to. It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Basahin po natin itong last paragraph na ito. Nandiyan po ba? Ang finished work ni Jesus? Wala. Yan. Sa pagtatapos, mga kapatid. Ang finished work ni Jesus, ang climate, para sa pag-unlad at paglalim sa faith ng bago nating pagkatao. Ang kahangahangang once for all forgiveness ng Diyos ang nagdudulot po sa atin ng mga Kristiyano ng kalayaan. Amen? Malaya ka na ba? Para lalo pang matuto, magu, nang hindi nangangamba na mabigo. Yung bang all out ka, dahil alam mo na love ka ni God, dahil alam mo na pinatawad ka na, all out ka lang, pipamuhay mo yung buhay Kristiyano. At hindi ka conscious kung ikaw man ay pumalpak dahil alam mo, love ka ni God. Amen mga kapatid? Tingnan niyo po yung mga bata pumapasok dito. Wala silang pakialam. Amen? Hindi po yan kahihiyan. Basta, ang ano yan, pag pinakawala na po sila sa children ministry, paglabas po nilang ganun, pupunta ko kay mami. Ipapakita ko doon rin, knowing ko. Bakit? Kasi alam niya, accepted siya ng mami niya. Kasi alam niya na kahit guri-guri lang yung kanyang ino, yung kanyang drinowing, sabi ng mami niya, wow, ang ganda naman anak. Kakain tayo mamaya dahil sa guri-guri mong drawing na ito. How much more God sa atin when Jesus Christ already sacrificed perfectly on the cross? Kahit na guri-guri minsan yung buhay mo, guri-guri minsan yung iyong kaisipan, ang gulo-gulo mo minsan kausap. Pero once na tinanong mo si God, Lord, mahal niyo po ba ito? Sabi ni God, love ko yan. Kakalabitin ka pa ni Jesus, love ko yan. I died for that person. Namatay ako para dyan. Lord, ilang beses ka namatay para sa taong ito? Isa lang. Perfect kasi yung ginawa kong kamatayan eh. At dahil sa perfect kong kamatayan na yun, pinatawad na yan sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ano pong take away natin mga kapatid? Sa pinag-uusapan natin, in Christ, sabihin nga natin ito, sabi po natin, in Christ, I have used 1 John 1:9, ilang beses lang? Only once. And God has permanently purified me from all unrighteousness. Wow, sarap. I can now rest. Sarap. Because God has completely forgiven me and saved me forever. If that is the good news, palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! We love you, Jesus. We love you, Jesus, more than anything. More than anything, we love you, Jesus. Kaya po namin naawit, we love you, Jesus, more than anything. Kasi nakita po namin how you loved us much more than anything. Hindi ka humindi, Jesus, nang isubo ka ng Ama o mamatay sa krus upang tubusin kami sa lahat ng aming kasalanan. You willingly offered your life. This is the only story where the hero died for the villain. Ikaw ang bida. Kami ang kontrabida. Ikaw ang just. Kami po ang unjust. Ikaw po ang righteous. Kami po ang unrighteous. Ikaw po ang innocent. Kami ang guilty. But what did you do, Jesus? Iniunat mo ang iyong kamay doon sa krus. Pinahintulutan mo ang mga kamakasalanan na gaya namin na ipako ko. Dinalay mo ang buhay mo for us. Kaya nga po, dama po namin, Lord, kung gaano mo kami kamahal. Gaano mo kami pinatawad, nilinis.
tinanggap. Higit pa, Panginoon, sa paglilinis at pagpapatawad na pwede naming maranasan sa mundong ito. You gave it all in your finished work at the cross. That's why we love you, Jesus, more than anything. Kapatid ko, hindi ka pa sumampalataya kay Kristo. Nandoon ka pa sa before 1 John 1:9. Gaya mo ng ginawa ni Apostol Juan, naninikluhod ako sa iyo. Ikaw na nanonood sa YouTube ngayon o sa Facebook, nagmamakaawa ako sa iyo. Sampalatayanan mo si Kristo. Kilalanin mo siya. Makipag-isa ka sa Kanya. Ikaw na narito ngayon. Kilalanin mo, paki-agree ka kay God na ikaw ay nagkasala. Ikumpisal mo ang iyong kasalanan. Ang ganda ng pangako ng Diyos, maasahan natin siya na tumutupad ng mga pangako. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. Mararanasan mo ang paglilinis sa lahat ng iyong kalikuan. Lahat ng iyong kalikuan. Gagawin kanyang banal at matuwid. Kung nais mo yon para sa buhay mo, sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoon Jesus, ako po'y isang makasalanan. Inaamin ko po, nagkasala ako sa iyo. Salamat po sa krus. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Sumasampalataya ako. Nagtitiwala sa iyo. At sa tinapos mong gawa. Sa krus. At muli mong pagkabuhay. Pinatatawad mong lahat pong kasalanan. Na ginawa mo na noon pa man. Nililista mo ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Kailanman. Hindi mo buburahin. Salamat po. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan. Kundi dahil sa biyaya mo. Salamat po. Amen. Amen. Ihanda po natin ating mga puso.